Morning, ladies and gentlemen. This is just a quick video because I just want to show you guys this huge update in Diablo Immortal. First things first, I would love to give my own opinions regarding this update, but everything's still up to you guys whether you want to do this or create your own. Okay, let's dig in. Discover a good fortune in Tomshi's renewal. Happy Lunar New Year Adventure. We cannot wait for you to wish blessings upon your friends and townships when you are lunar new event. New Year event. Test up and builds. Refreshed by the 36 new legendary items. That's hot. And more. Due to upcoming holiday, we will not be releasing content update in 2 weeks and we'll instead release our next content update about 3 weeks from now. This content update is a real firecracker, so without delay, let's dig in. Just wanna know. Today is January 14th. So they will release the update. The next content update 3 weeks from now. Hindi ko lang tama pagkakaintindi ko pero so as with previous content updates, there will be server maintenance starting on January 15 from 4 PM to 6 PM for Oceania, China, East Asia, and Southeast Asia. So, 16 sa Americas to. Southeast Asia, 15. Di ko alam kung January 15 yung... Okay. It's gonna... January 15, server maintenance. Then, 3 weeks from now, content update. Okay, go. Continue. Feature updates. 36 legendary items. With a greater challenge comes access to truly powerful items designed for beating back the tides of hell. Note that the beloved legendary items are only available in hell, difficulty 6 or higher. We are making this change to the new legendary items that are added into Diablo Immortal to give players unique rewards to strive towards as they move upward in hell difficulty. Barbarian. Di ako masyadong magamit ng Barbarian eh. Pero, yun. Meron din, sabi dito, Bit of Wind, Minion. Your wind now draws on the power of the wind to deal increased damage while no longer reducing your movement speed. One time, nagamit ko tong Whirlwind, so, okay to. Goods na rin to. Horns of Harrogat. Actually, wala talaga akong masyadong idea sa Barbarian, so let's skip this one. You can just look this guys, when you visit the website, the Blizzard page, this news page. Crusader, ito matagal ko nang gustong iyan ito eh. Medyo kasi parang baliwala yung pagiging makunat ng Crusader. Kapag palaging nasisisi na istan ng mga necro. Karat's review. Condemn a fills your soul with Valor's Retribution for 6 seconds, causing every primary attack to unleash a lightning bolt at your target, dealing damage to all the enemies. Akan's review, ano yan? Primary attack to unleash. So, maraming damage din ito. Primary attack, tapos sa chest. Causing every primary attack to unleash a lightning bolt at your target, dealing damage to all the enemies. Pakatapang kasi mo siyang... What I want that gem, yung lightning gem, na 2-star gem, para ganun mo siyang ganun. Akan's Glory, Shoulder. Falling sword damage increased by 10%. Okay, ito... This one's good. Combined with... Still shoulder din to eh. Shoulder din yung every time you use falling sword, you will have... increase damage by 10% din eh. So, almost the same lang. Monis Cornua. I don't know how to pronounce this. It's head part. Shield charge also grant you 10% increased damage for 3 seconds. Again, damage na naman. Hindi ko alam kung kailan nila lalagyan ng panibagong shield buff si Crusader. Kasi melee siya eh, tapos more on tank siya eh. Dapat mas
pakunatin pa sana nila tong Crusader. I think mas okay kung David Gunta Crusader dahil niya. CCM yun buff. Parang ganun. CCM yun shield. At least kahit man lang 3 seconds. Para whenever na mag-shield charge siya, hindi siya kagad ma-i-stun ng mga Necro or ng ibang stunner. Kasi parang ang hassle mag-Crusader ngayon kasi when you charge, when you dive into the battle, hindi parang hindi ka na makakalabas ng buhay dahil sa mga Necro. So, yun lang. Again, guys, this is just my opinion, no? If you have something that you want to say, just leave a comment in the comment section. Okay, continue. Blinding wall. Oh, fuck. Condemn also unleashes bright light that blinds enemies for 1 second. Again, parang redundant naman na to. Kasi meron ng meron na tayong shield glare. Parang ganito rin yan Same lang siya. Di ba? Blind enemies for... Mas okay pa nga yun Ito, 1 second lang. Parang hindi siya... Wala na naman silang... Hindi masyadong maganda yung update kay Crusader. No? Sa akin para sa akin. So, yun. Please subscribe. Hindi ko na naman ako. I don't know how to pronounce this one. No? Condemn deals 10% increased damage for each harmful effect the enemy suffers from up to a maximum of 20%. Condemn deals 10% increased damage. Each harmful effect that enemy suffers. So again, enemy suffers from harmful effect. Ano bang harmful effect ng Crusader? I don't know, I guess something like poison? Ito lang kung meron ka ng sleeping vial, pero kung wala, anong harmful effect ni Crusader? Guys, please enlighten me kung anong merong harmful effect si Crusader. Kasi hindi ko rin alam. Nagko-Crusader ako, actually kakabalik ko lang ng Demon Hunter. Dahil medyo na-urap na ako sa CC ng mga Necro. Harmful effect. Hindi ko alam kung what kind of harmful effect ang meron si Crusader, no? Pa-comment na lang guys kung ano mang meron na harmful effect si Crusader. The one thing I know is knockback. Hindi ko alam kung harmful effect siya, pero parang hindi kasi loss of control yun Hindi nga rin siya total loss of control, di ba? Shield glare, total loss of control yun. So, blind yun Okay, continue. Horn splitter, main hand. Sacred fire now ignites enemies, burning them over 2 seconds. Okay, again. Burning them over 2 seconds. Ewan ko kung paano nyo gagawin ng paraan to, pero I think medyo okay naman din to. Isang to. 4, grinding and farming. This one is for grinding and farming, I guess. I don't know if you can use this in battleground, kasi... Hindi... I don't know, may gumagamit pa ng Vitus para sa Crusader, pero more on nakamount back tayo right? So, I think this one's useless in battleground. Usually, Crusaders use punish, yung basic attack niya. So, this one is for me is for example, for grinding, raids, or farm, field grinding. So, yun. That's all for Crusader. So, wala naman siya masyadong kinaganda para sa akin ng damage. I'm still looking for an update na magkakaroon si Crusader ng CC immune effect o buff. Yun lang guys. Sana maisipan nilang bigyan ng CC immune buff si Crusader. Para kahit paano talagang mas maging effective yung pagiging tank niya sa battleground. Okay, this one is one of my favorite class. Demon Hunter. Currently, Demon Hunter ako, so excited ako para dito.
Chorus Hibander Head. Dealing should also increase your movement speed by 30% for 3 seconds. So, I think this one is medyo redundant na rin ito kasi meron ka ng meron ka ng movement speed sa strafe unlimited beat spec pa yun. So yes, hindi ko lang kung meron gagamit nito kasi sa head ang gamit ko as of now, sa head I'm using whenever you activate the vengeance it will automatically deal damage. Ayun, forgot the exact amount of damage. So yun, tapos meron pa siyang fear. So I think I will stick to my essence. Okay, next one, the Pot Boiler. The Pot Boiler Pants Knife Trap. Ito is madura pag trap sa trigger when you take damage. So medyo, this one is kind of interesting pero okay to sa build, sa isang build na ginagawa ko yung naka-knife trap. Pero hindi ko alam kung uubra siya, kung pwedeng yung frozen knife trap tas kasama to. Siguro mas okay. Tingnan natin pag nangyari yung update. Tatestingin natin ito. Preferred instrument of hand. After using knockback shot, your damage is increased by 10%. Itong, this one's malapit talaga ito. I don't know how to say it, pero maraming gumagamit ng knockback shot. Ano ba? Knockback shot? Ay, hindi pala. Multi-shot pala yung ginagamit nila. Okay. Pero I think pag na-release to magkakaroon ng maraming gagamit ng knockback shot. Isa na ako doon. Kasi yung knockback shot before nag-experiment ako ng build para sa Demon Hunter. So interesting to. 10% to, 2 seconds. Tapos lalagyan pa siya ng vengeance. Maraming pwedeng gawing combo. May 6% ka sa Vengeance, meron ka ng 15% sa Shell Blocks. Tapos meron ka pang 15%, another 15% from the Warband Effect. So yun. Tapos yung iba pwede ito gamitin din sa hindi pa naman pwede kasi multi-shot pa na ginagamit sa invisible tapos escape tapos invisible, no? Multi-shot ang ginagawa na dito, yung shotgun build. Okay, let's continue. Razor Flight, Main Hand, Impale Kenobi Charge, allowing you to throw multiple knives plus, parang same lang ba ito nung, I don't know guys, no? Kung same lang ito nung existing na Impale Essence, yung allowing you to throw multiple knives at once, in one direction lang ito. So, this one is, Kenobi Charge. Hope lang na mas malawak yung nito yung range, mas malayo yung range para mas effective. Kasi habang nag-charge ka naman, kung sobrang malapit-lapit ka naman kay Necro, itigok ka pa rin. Nag-charge ka pa lang, stun ka na. Okay, continue. Rubber band doublet. Chest. Knockback shot now fires an arrow that immobilizes enemies. Knockback shot now fires an arrow that immobilizes enemies. Wait lang. Di ba ang knockback shot? Okay. Knockback shot, pag na-hit ka ng knockback shot, tapos may obstacle na lang, saka ka lang ma-immobilize or may stun. So this one is, it will automatically immobilize the enemy. So, Goods na rin. Kung gagamitin mo yung knockback shot, may combo ka dito. 10% increased damage. Knockback shot, tapos tanta rin ng vengeance. Deads. Goods na yan. Interesting yung isang knockback shot na yan. Parang gusto kong palitan yung aking Reign of Vengeance. Baka itry ko to. As of now, naka-Reign of Vengeance ako sa chest eh. Kaso sa offhand, naka-strafe ako. Para dun sa movement speed buff ng Vitus. So, tingnan na lang natin na when they release this update. Ito pala, ba't ba naka-highlight doon? Okay. Shred Bank. Shoulders. Knife trap now deals 20% increased damage to enemies suffering loss of control. So, ito pwede ito doon sa
Loss of control. Grabe. Hindi ko, ano pala, total loss of control yung ano yung frozen trap eh. Hindi siya loss of control. So magkaiba yun, guys, no? Para lang din dun sa medyo nako-confuse sa total loss of control at saka sa loss of control. Magkaibang bagay yun. Total loss of control, yun yung mga stun, freeze, blind, fear. Yung total, hindi mo talaga, hindi ka makaka-skill, hindi ka makaagalaw. As in, good as dead ka na kapag hindi ka nabuhay after mo attack na yun. No? Mga ganap. Loss of control, ito yung mga slow, ano ba? Slow knockback, loss of control yan. Immobilize, I think, oh yes, immobilize, just loss of control kasi pwede kang mag-skill. Immobilize, meaning, parang nakarot ka lang doon sa pwesto mo. You just rooted in your place lang, no? Kung immobilize ka, nakakapag-skill ka pa rin, eh. Nakaka-basic attack ka pa rin, lalo kung range ka. Parang yung vine ng, yun, Black Rose ba? Nakalimutan ko na. So, yun, that's it for Demon Hunter, no? And let's go to Monk. Ito, may developer's note for Demon Hunter that focuses on utilizing knife trap and knockback shot. Okay, yun na. Kasi nung una, ginawa nila kay Demon Hunter, pinalakas nila yung strafe. Kaya puro strafe at saka escape ang ginawa nila doon. So dito naman ngayon naman is to utilize the knife trap and knockback shot. Magandang combo nga ito. Matetesting nga natin ito pagdating na update. Abangan nyo guys yung gagawin natin ng video pag ano, testing natin lahat ng combo nitong Demon Hunter na ito. Okay. So, ito mo, Arc of Ascendance, Minhan, Deadly Reach. Yun, nagbigay sila ng update kay Deadly Reach. Deadly Reach, may mga nakikita naman akong gumagamit na ito, pero medyo risky kasi si Deadly Reach. No? Medyo risky si Deadly Reach when you're doing the basic attack. You're just literally standing on where you are. Habang sumusuntok-suntok lang sa hangin. Hindi ko pa alam yung masyado yung effect ng Deadly Reach kasi hindi ko nga siya ginagamit din. Ginagamit ko yung isa yung isang basic attack. Pero may nakikita akong gumagamit ng Deadly Reach. I don't know kung how effective this basic attack is. Pero let's try this one. Pagkalabas ng update. Deadly Reach now also has a 25% chance to make enemies vulnerable, increasing damage taken by 10% for 2 seconds. So, 10% for 2 seconds, no? Which also has 25% chance to make enemies vulnerable. Okay din to. Dito magiging bagay yung ano. Pwede kang mag-attack speed dito. Dito ka na mas bagay na rito yung attack speed. Kasi wala namang siyang nakalagay na limit eh. Also has 25% chance to make enemies vulnerable, increasing damage taken by 10% for 2 seconds. So, every time nasusuntok si Deadly Reach, the more na tumatama siya, mas may chance siya. So, I think best dito is ano, magandang set dito na set item is ano, Gloom set 2 pieces tapos 4 pieces na V2s for 30% nga ba yun? Attack speed plus 15% na damage every time na magdadash ka. O pwede rin pwede rin naman yun para fix na yung 15% mo sa primary attack. Ang napapansin ko lang, may nakita akong video na gumagamit ng Deadly Reach. He was able to knock back his enemy. Every time he hit his enemy, na-knock back siya. Hindi siya nakagalaw, so hindi ko alam kung meron ba siya ibang essence para doon or effect lang siya ng Deadly Reach. Yun. Pwede natin i-try ito sa V2s, 4 pieces dahil para sa attack speed, then Shellbass or Gloom na 2 pieces para sa 15% damage. Okay, let's move on. Fate or Shoulders. Mystic Strike also causes your next skill use within 4 seconds to deal 30%. Yun, gandang combo na ito.
They did. We made a mistake. Pinakain ko yung Blessing of the Worthy ko sa... Kasi nga, bago lumabas tong update na to, meron akong... nagplano ako na mag-i-stick na ako sa Demon Hunter. Kasi medyo naurot ako sa Crusader. Nasa Crusader ako, almost 1 week akong hindi naglalaro, lalo na Battleground. Dahil sobrang ang gulo ng sa akin, o hindi lang siguro ako talaga marunong mag-Crusader, pero ang gulo ng build ng Crusader ko kasi gusto ko maging tank. At the same time, gusto kong mag-farm. So, paano siya magiging possible kung naka-armor at naka-resistance build ako? Armor, vitality, resistance build. So, yun lang. Tamad din kasi ako magpapalit-palit. Saka sa Paragon kasi naka-fix naman yun. Once a week. If you want to reset the Paragon phase. So, ito, lumabas itong update na to. Itong, just recently. Actually, yesterday lang ata. Yesterday lang lumabas. Last night lang. Tulog na yata ako. Hindi na ito nung lumabas to. Pero nag-change class ako nung ano bang yun? Nung Thursday. So, 2 days ahead bago lumabas tong update na to, hindi ko naman alam na magkakaroon din tong update. Pinakain ko yung Blessing of the Worthy ko sa gumawa ako ng Berserker Eye, rank 10, Awakened Berserker Eye. Pinakain ko yung Blessing of the Worthy ko, it's not because na kailangan ko ng gem power. Pinakain ko yung Blessing of the Worthy ko, para malak na ako sa Demon Hunter. Para wala na akong babalikan na Crusader or Monk. Kasi gusto kong mag-focus sa Demon Hunter na, mag-stick na ako for, kasi Demon Hunter, versatile kasi ang Demon Hunter, so pwede siyang Battleground, pwede siyang raid, pwede ka makatulong sa mga you can help your teammates, your clanmates, your warband mates, or whoever na gustong makatulong sa raid. Makakatulong ka sa Demon Hunter. Hindi makakatulong din naman sa Crusader for the buff, pero mas useful pa rin sa Demon Hunter. And also, Demon Hunter is the most useful character, useful class in Shadow War. Correct me if I'm wrong, no? Pero para sa akin, Demon Hunter sa Shadow War. Ikaw ba naman humabol ng Immortal ng Gundam niya? Diba? Habulin mo yung Gundam, gamit mo ang Monk. Habulin mo yung Gundam, gamit mo Barbarian. Ewan ko na kung makahabol. Lalo na kung mag-necro ka. Mag-necro ka, mag-necro ka sa Shadow War. Ang dami nang kocontrol niya para humabol. Tapos hahabol ka rin. Tapos yung kalaban yung Immortal na Gundam eh, napakalikot. So, ayun na. Pag pumalag naman yun at ikaw ay melee, so papano ka na? Pag pinalagang kayo ng Immortal, hindi ka makakahit doon ng basta-basta nang hindi ka mga madedeads. Actually, nangyayari sa amin yung last night. Last Shadow War. Yun. Nangyayari sa amin, akala namin panalo na kami, pero last minute, bigla kami naubos. Kasi sinalo namin lahat. Lahat kami halos mili. Sinalo namin lahat yung ikot ng Immortal yung kalaban. So, anong nangyayari? Simot kami lahat. 2% or something like 5 to 10% na lang ata natita or basta halos same lang kami ng kalaban. Same na lang percent ng HP na natitira. Naubos lang kami last minute. So sa tagal ng cooldown. So wala makahabol sa amin. Doon kami natalo. Partida yung nakalaban namin is casual gamers. They've been posted sa FB page na they will just recruit a casual gamer lang naman. Casual gamers. They will just recruit casual gamers lang para sa clan nila. I think hindi rin yata sila tanggap ng mga winners, ng ban kay Rezo. I don't know. Parang ganun yata yung nabasa ko. Pero, hats off dun sa clan nila. Madalas ko sila makita sa ROE. Pero casual gamer sila, no? Shoutout sa clan na yan. You know who you are. Blood Raiden server, no? Kilala nyo na kung sino kayo. Casual gamer pero halos laging nasa ROE. Or ilang beses ko lang sila nakita sa ROE. Good job, guys. Pakalapit niya.
nadali nyo kami last time. So, ayun, it's so yun na Mystic Strike. So yun, sa ba? So yun, wala. So, tingin ko hindi na ako makakapag-meet. So sayang to. Kasi basag na yung Blessing of the World, diba? So yun nga. Ito, magandang combo to Mystic Strike. Also, kasi your next skill use within 4 seconds na 30% damage. So pagka Mystic Strike mo, ano ba magandang combo dito? Mystic Strike. Then, hindi ko lang kung pwede to. Mystic Strike. Then, uppercut. Then, deadly reach. Dagdari mo ng deadly reach. Kung meron ka nung nakagritos ka, dagdari mo ng deadly reach. Or kung gusto mo, sama mo ng wave life pagka uppercut. So, sabog-sabog siya. Kasi, yun, 30% increase damage. Pagka Mystic Strike mo. Mystic Strike, 30% damage. Last 15%. You guys do the math, no? 30% damage. Mystic Strike plus 15% damage from Gloom every time na use dash. So that's 45% plus increasing damage taken plus ito 10% to na kapag tinamaan mo pa siya ng deadly reach. So mag-a-add pa yan dun sa sa damage mo. So basically tingin time bang itong itong monk. So ayun na. So ayun itong monk is ano yun asam tingin time bang. Pag nahuli ka nito, mabubura ka talaga sa mapa. So, watch out guys dito sa mga monk user na to. Visit, hindi ako makakapag-monk na. Sa mga kapag-monk naman ako with the Berserker Eye, pero napakasakit kasi ng balik ng Berserker Eye na 5%. Isang sayang din talaga yung... hindi ako nang hinahan sa Blessing of the World kasi sinadya ako talaga siya para hindi na ako makabalik sa ibang makalipat ng ibang class. Gusto ko mag-focus na ako sa Demon Hunter. So ayos sigurin yung Demon Hunter build ko. So okay, so ayan yung combo mo dyan. Mystic Strike also causes your next skill use within 4 seconds to do 30%. Napakalaking bagay niya. So ito again, Mystic Strike na naman. Gurgel. Ano ba ito? Parang iba yung nasa isip ko. Gurgels or Gurgels. Bahala na kayo kung paano yung siya bibigasin. Familiarity, pants. Mystic Strike na conjures of spirit to charge forward. Damaging ang slamming enemies in the pack. In its path. So, halos same lang din siya na Howler's Call, no? At least, meron ka nito. So yun, for Mystic Strike combo nga to. Okay din siya. So, tapos meron ka rin Howler. Ano, double na yung ganun mo. So, ayos lang din. Not much special, pero okay na. Ordered Obsidian Chest. Wave Strike. Now deals 20%. Increase damage to enemies suffering loss of control. Wave Strike. Sino bang gumagamit ng Wave Strike ngayon? I just wanna know how you guys can use this Wave Strike, no? Kasi whenever you use this skill, you will need to charge yan. Channeling ba? Charge skill or channeling skill? I don't know. Same lang din halos. So, magiging vulnerable ka eh. Pag ginagamit mo yung wave strike eh. So, I don't think na mas na okay to for PvP. Siguro, this one is good for... hindi rin siya pwede for field grind. Since field grind is rotation eh. Fast pace ang field grind. Raids. Excuse me. Raids, hindi rin siya pwede since ganun din. Pero ano, kung how to use this wave strike skill na to. Never see anyone uses this skill. So, let's jump into the next one. Resurgency Head. Mystic Allies duration is now increased by 2.4 seconds after defeating an enemy. Okay, yung duration lang tuloy yun, yung Mystic Allies, no? Every time na makaka-kill siya ng kalaban,
matatagal lang yung duration niya ng 0.4 seconds. Para, so, hindi siya good for PvP, no? For grinding and farming, field grind lang siya. So, hindi siya lang ka-special. I don't know, guys, kung kaya siya yan. I-combo kung saan mo yung skill. But for me, for ano lang to, for grinding lang to, farming. Will be, will buy low, whatever. Oh, fun. Wave strike again. Now, when instant damage is a large blast of energy that damage enemies within the area. So, yun. Ito pala yun. Wave strike now instantly unleashes. Meaning, correct me if I'm wrong, guys, no? Meaning, when you use the wave strike, yeah, it is what it is, instantly unleashes. So, no need for charging, no need for channeling, whatsoever, na para maging vulnerable ko sa. So, yun, cooldown na lang siguro to ang number rito. Okay din to for, kaso, large blast damage, enemies within the area. Ito, for grinding lang din to. Yeah, for grinding. Let's try. Tingnan natin kung merong mga pair na gagawa nito for PvP. But I doubt na gagamitin nila ito for PvP since ano to, medyo high risk to for if you're going to use it in battleground. Sobrang high risk na ito. Hindi naman vulnerable ka na. Hindi naman vulnerable kasi hindi ka naman channel eh. High risk lang siya. Kasi kailangan maging range. Mag-range type to eh. Ano ko, ito yung parang hadukan niya, parang hadukan na ano, na chinecharge siya dati. Pero ngayon nga, instantly rin unleashes a large blast of energy. Pero, a large blast of energy. Pero kung parang kagaya to ng maging BO, ng Blessing of the World, pwede. Kung ganun. Kung ano siya, kung parang every time na magdadive ka, dadive ko sa clash. Pag link in mo, pwede mo siyang gamitin na parang siyang Blessing of the World na kontrolado mo, much better. Pwede siya gamitin sa PvP. Okay, Necromancer. I don't know anything about this class. So, okay na ba? Lagi sa babasahin ko na lang. Black Cavalcade, ano? Skeleton Mage damage increased by 5% each time they defeat an enemy up to maximum of 30%. Prince Prince Squealer, Skull Chest Bone Wall now plays a large serial wall. Continue damage enemies within and reduce their moving speed. So again, ito na naman yung mga bone wall na yan, yung mga nakakarot ng mga skill ng Necromancer. No? Good luck sa ating mga monk user dyan, kayo nang bahala sa kanila. Dreamside. Sige, talaga ka idea kung para saan itong mga ito ng Necromancer, guys. Kaya na bahala. Basahin nyo lang dito. Just visit the Blizzard website. News.blizzard.com. Just did it. I can't give my insight regarding this class kasi I never used the Necromancer. I don't know if I can change my class to this one. Kasi from physical to magic type, I don't know kung pwede yun, hindi pa natatry. Let's continue. Wizard, ito marami ako nakikitang wizard na napakalipit din sa battlegrounds. Potion Fisher primary attack speed by 6%. Wizard ay ginagawa na lang parang palo type kung tawagin sa Dota 2. No? Para siyang palo type. Parang basic attack lang yung gagamitin niya. So, parang yun nga, yung lightning
yung parang retro lang yung basic skill, basic attack, primary attack na lightning. So yun siguro yung purpose na ito, nung kagaya rin yung sinasabi. Pwede mo sa the focus is on using lightning lang ba? Excuse me, ano kung ano yung lightning lang. Power up, ayun, primary attack with electric field. Pero stacking increases to your primary attack speed with mixing teleports for English. Okay, so ginawa nilang agile talaga yung wizard. So marami na ako nakikita ng wizard na tele ng tele, tapos puro dumadive in din sila. Blink in, blink out din ang wizard. No? Sa ngayon, meta ng wizard ngayon, blink in, blink out. So bahala ako, kaya mo silang tabunin. So ginawa, ginawa yun para makasabay sila sa mga monk. Kasi pag nahuli sila ng monk, matic friends na. Malamot kasi yun ang ano yan, malamot din kasi yung wizard. No? So yun. Demon Hunter will... I think Demon Hunter will have huge problem dealing with this with this class. Shoutout to all the wizards out there. Be gentle. So yun, no? Okay, ito pa is... so yun yung mga essences ng mga bagong legendary items, no? 36 yung legendary items. Lipat tayo rito sa... Try natin kung makatapos natin itong ano. Legendary essence extraction. Siguro hanggang dito muna tayo, no? Sabi ko nga kanina, quick video lang ito. Medyo mahaba na rin, eh. Legendary essence extraction. A new method of essence extraction has been discovered. You can enhance your legendary attributes to increase their power by extracting the same essences multiple times. Legendary equipment can no longer be salvaged at the blacksmith. And instead, must be extracted. Essence extraction is provided players with the same ability materials they would get from salvaging, but now, as you find the legendary equipment for your overall power will increase too. Di pa siya masyadong nagsisink in sa akin, no? Pero yun nga, parang understanding ko, kung meron kang essence na existing na essence na ito, pag in-extract mo pa yung the same essence na yun, parang mag-a-adapt lang siya dun sa existing mo. So mas tataas yung mag-upgrade yung essence mo. Yun yung understanding ko rito, no? Tama rin makasap, puro na lang shards ang makukuha natin. I think mas better na to kaysa sa puro shards. So ito. When you find a new legendary item, your first extraction will pour out the legendary essence and store it for you to inherit later. As it always has. Further extractions will grant your essence energy to increase your essence mastery level. However, extracting essence energy from a particular legendary item will become more difficult with each essence energy you obtain from it. And eventually, you will no longer be able to extract the energy from that legendary item. So, again, parang kailangan ba nag-upgrade, pero may limit nga rin siya. Actually, lahat naman ng upgrades may limit, so the usual upgrades. Yun naman. Find out na lang kung ano magiging mechanics niya ito. Doon dyan naman na siya, pero of course, mas okay yung actual. So yun guys, I think we will have a video when this, regarding this, when this update is already done. Additionally, you will now receive upgrade materials on the first extraction for every legendary essence, and no longer must choose between getting a legendary essence or upgrade materials. Additionally, you will now receive same lang din parang sa upgrades. As your essence master level increases, it will further enhance the power of all your legendary attributes. Some skills will receive damage bonuses, while others might receive cooldown reduction or other effects. You can always view your current power and what bonuses you will get. At the next essence mastery, you will mastery level at Zamina, the essence transfer in PC Invest Merge. Essence transfer in PC. Okay, Zamina. Siya ba Zamina ba? Name lang? Forget. Never pay attention sa mga pangalan ng mga NPC. Except kay... Hindi, nakalimutan ko rin eh. Si... yung blacksmith sa Westmarch. So yun nga, no? Developers note, we
have made this change to aid in improving the experience of finding duplicate legendary items, and for farmers to gain power slightly faster, but without creating an overbearing obstacle for more casual players. Additionally, we wanted to create increased build diversity, providing players the ability to further specialize their builds if wanted. We recommend taking a look at your essence list to see what new synergies might be available to you now. So ito, the point is, kasi, if you're a hardcore farmer or grinder, then malas ka sa drops, or magkaklaman ng drops, puro shards naman. Then si casual gamer, nag-farm, eswerte, nakakuha ng triple start, ng triple stats, or ng exemption gear, whatever ka naman tawag doon. So, sino mas panalo? Ikaw na pagod o si casual? Diba? So, to be fair, they made this change to aid in improving the experience of finding duplicate legendary items and for farmers to gain power slightly faster. Faster than the casual gamer siguro. Faster than the casual gamer. But without creating an overbearing obstacle for more casual players. Faster, gaining power slightly faster than a casual gamer. Kasi nga, yun, pag sinuwerte pa rin si casual gamer, madali siya makakahabol. So yung ipinuwiat mo ng 3 to 4 days, then maglaro si casual gamer na isang oras, nakakuha ng exemption 3 stats gear, 3 stat gears, iyak ka na lang. Malas ka. Okay, so dungeon set item drops. Sige na, hanggang dito nga tayo. Saka na itong mga cross-server na ito. Hanggang dito naman tayo. This video just too long na, I guess. Almost 1 hour na ito. Okay, dungeon set item drops. All dungeons will now drop a guaranteed set items after many dungeon completions in a row that did not result in a set item being dropped. Dungeons boosted by the Codex have a lower threshold before a guaranteed set item is dropped. Hindi pa siya masyadong magsipin sa akin, pero yun nga, meron tayong there will be guaranteed set item drop after many dungeon completions in a row. So, sige lang, banat lang ng banat, grind lang ng grind. So, I think that's it for now. That's all for now. No, I hope you guys like this video. And if you do, please hit the subscribe button and ring that notification bell over there, so you'll be updated all the time. Happy gaming, and see you guys next time.